si Lourdes. Magdi-deliver. Kala ko kasama si Ate Lourdes. Ang mga The Boys pa lang kasama. Ang Teng, may ano? Grabe, may lock. Nagyan ko ng ating supply. Ang darling ni Ate Lourdes, ang anak ni Ate Lourdes. Ay, parang hindi siya nakikita ko sa palengke. No, kaya lang. Ayan. Nakita nyo guys. Friendship kasi kami natin Lourdes, kaya special ako. Charot. Nahihirapan nga ako eh. Para maagad na maiayos kasi lunis na eh. Kailangan. Ayan guys. Maano kasi guys eh. Ma-busy. Kaya ayan. Order na. Mahihin yung mantika. Ang to. Ayan guys. It's May. May ano na ba ngayon? May 8. Tulad nga kagabi, diniliber to ng anak at asawa ni Ate Lourdes. No, yung binibilang ko sa palengke. So, dyan ko kinukuha yan. Ito hindi kasama. Pero dyan sa kanila ko rin yan in order. So, nag-work nga yan ng 12,000 mahigit. And then, kahapon din. Sunday kasi kahapon guys. May 7. Yan, nagpa-deliver tayo ng bigas. No? So, konti na lang ang itlog natin. Ang snappy natin. Diyos ko Lord. Napakabili. So, lang tayo asukal. Andun ang asukal natin. Ayan. So, medyo empty-emptyhan na rin dito. Grabe guys. Wala tayong pahinga sa ahente talaga or sa delivery. So, kakarepa ko lang ng yelo. No, pagkatapos ko mag-repack, ngayon magkakapi ako. Dahil maagang nag-deliver ng yelo. And then, mag-aayos na ako ng mga kay Ate Lourdes. Paunti-unti, babawasan natin. Kahapon, nag-deliver din ako ng dishwashing. Hindi lang ako nakakapag-asikaso ng page namin sa dishwashing. Tsaka maka kung ano-ano kasi busy nga ako. No, nakakalimutan ko minsan na sobrang busy. So, nag-deliver ako kahapon, 3 box. By Thursday, may dadating ako ulit na deliver. Bali, 69 gallons ang dadating sa Thursday na dishwashing. So, hindi nahihinto ang dishwashing, guys. Tahimik yan, pero lumalaban. No? So, ayan. So, lalo na pagka malapit ng lumabas ang mga papers ng aming dishwashing, ay kakaririn na namin niya. Ayan. So, kapi kami muna tayo, guys. No, ang hirap, ano, na physical works, financial works, lahat na, it works. Ayan. So, mag-update tayo. And also, baka ituloy na natin ang ating, ano, the design is very. After nito, guys, itong umaga, sa afternoon, meron akong appointment, meron akong kausap, importanteng tao. And then, pagbalik, busy, tindahan ulit. So, ngayon, talaga, ang priority is to rolling, dagdag ng stocks, dagdag ng paninda. No, bukas, order ako kay ano, gagawa ko order kay Pure Gold at may deliver bukas. No, so sayang yung opportunity na makakatipid sa service. Ano po? So, ang Mami Park, ako ang opening, no? Pang-opening ang Mami. Minsan nagsisiesta ako or nagnanap ako sa afternoon. And then, sa hapon yun, sunod-sunod na. Hanggang gabi. So, kahapon guys, Linggo, May 7, nakasales kami ng hinabol ko kasi yung huli, no, bago kasi mag alas 12, nagko-closing ako ng benta. Naka almost 31,000. Yan, almost 31K ang aming benta. Nung Sabado, almost 24K. Ayan. Medyo mahina yon kasi nasa pecha de peligro ang mga, ano, ang mga, you know, ang mga netizen. Yun lang. Ayan, sa vlog natin today, magbibigay lang ako ng mga clips ng advices, no? So, magsisimula ka na maghanap buhay, magtindahan ng iyong napili. Meron kang more than 100K na puhunan, no? Or 200K, 300K na puhunan. Basta 100K mahigit. So, alamin kung ito ba ay pang items lamang o kasama na ang construction ng iyong magiging tindahan or physical store. So, lagi nating tatandaan, paunti-unti lamang ang iyong hugot sa iyong puhunan. Ang 50,000 na items ay napakarami na. So, ano ang advice ko sa last na ating vlog? Maaaring dagdagan ang items o pamagat, pero kukonte ang bilang. Maaaring marami ang bilang at marami din ang pamagat. Pwede din naman na konti ang pamagat, pero marami ang stock. So, which is effective. Ang pinupunto lang dito, kapag nagsisimula pa lamang at kahit may pampuhunan, huwag agad i-all out. Paunti-unti ang bagsak dahil nangangapa at nasa trial and error method. Sa ganitong paraan, iwas lugi, iwas stress, at higit sa lahat, mas mauunawaan mo
ang konsepto ng negosyo. Eto, madalas itanong sa Mami Park, Mami Park, magne-negosyo ako, magpe-permit na ba ako? Ayan, napakagandang question. Alam niyo po guys, depende po yan sa lugar. At syempre, mas ina-advise ko na maging legal kayo, syempre. Subalit, sa ating pagta-trial and error method, nahandito yung panahon na iniisip ba natin kung tayo ay tatagal sa ating hanap buhay, mag-work out ba ito. So, para to be safe, ay pwedeng barangay clearance muna. Ngayon, kung sakaling sitahin ang inyong lugar, nasa main road ka, national road, yan ay yung mga lugar na madalas na pupuntahan ng mga tax mapping, yung mga taga BIR. So, to be safe, pwede muna hanggang mayor, no? Pero ina-advise ko na gawin nyo to kung naka-anim na buwan o naka-isang taon na ang store at mapag-decide nyo na talagang tuloy-tuloy na ito ay hanap buhay nyo. Once po kasi na pumasok kayo sa obligation ng may permit at nagbabayad ng tax, ito po ay hindi basta-basta madali ang pagkuklose, no? Pero kung wala naman po kayong mga violation ng mga panahon na kayo ay naghahanap buhay at gusto nyo nang mag-close, wala naman problema. Sinasabi ko lang na once na mapasok kayo sa ganitong obligasyon, tuloy-tuloy na ito. At kailangan talaga ito ay meron kang knowledge kahit basic. No, hindi ko ina-advise na lagi na lang umaasa kayo sa mga bookkeeper, sa mga hina-hire nyo. Mas gusto ko pa rin sana na aralin nyo din ang alam nyo kung naluloko ba kayo o hindi ng mga na-hire nyo na bookkeeper o tutulong sa inyo for tax assistance. Okay? Kapag nagsisimula ng negosyo, lagi-lagi ina-advise ko, huwag iipitin ang pera, huwag mo nang mag-iipon. Kasi ano ba ang goal mo? Magpalaki, magpalago. So, para mangyari yan, huwag mong ipitin ang pera. Unless, bread and butter mo ito, kunin mo ang pangangailangan mo na hindi hihigit, no, sa dapat na gastos mo. Kung halimbawa, ang kailangan mo ay 500 a day para mabuhay sa personal, kunin lamang ang 500. Pero dapat, yan ay meron kang sales na 5,000 pataas. Alam niyo po kung bakit. Dahil po ang ating pong mga tubuan sa ating mga items ay nagre-range lamang sa 10 to 20%. So, ibig sabihin, to be safe, kumuha lamang ng 10%. So, dapat ang target mo, 5,000 pataas. At kung bread and butter mo ito, 500 pwede mo kuhanan araw-araw. So, hindi maiiwasan na talagang kaya nag-put up ng negosyo ay para maging bread and butter. Marami ang ganyan ang sitwasyon. So, tamang pag-handle lamang ng pera, pagpapaikot, at syempre, huwag tamad. Alam nyo guys, kapag kayo ay may negosyo na ganitong tindahan, talagang isa sa mga disadvantage ay yung hindi ka na basta-basta nagkakaroon ng social life, ng personal life na tipong nag-e-enjoy or napupunta sa mga birthdayan, sa mga okasyon, naaaya, hindi ka na basta magiging malaya. Totoo yan. Daig mo pa ang nag-aalaga ng baby. Dahil ang baby pwede mong bitbitin, pero ang tindahan ay hindi. So sa mga ganitong sitwasyon, kaya ko ina-advise na maging handa ang inyong sarili dahil sa una, excited kayo. Sa una, talagang nagpupursige kayo at talagang tutok na tutok kayo. Pero paano, maka-isang taon, maka-dalawang taon, kamusta naman ang iyong pananabik? So dapat laging may pananabik sa paghahanap buhay. Nang sa ganon ay hindi mapabayaan. Hindi naman masamang mag-unwind paminsan-minsan o magsara para umattend ng gatherings, no, mga family gatherings, mga okasyon. Kaya lamang, syempre, bibigyan pa rin ng priority yung oras kung hanggang kailan, kung hanggang saan. Consistency is the key, no? So, panatilihin lagi ang oras at bukas ng iyong hanap buhay. So, bakit? Dahil bago ka pa lang at nagpapakilala, so, dapat makuha mo agad ang atensyon ng iyong mga magiging customers. Hindi porket mabili ka at kahit bago ka tapos ang bili-bili mo ay magbubukas ka lamang sa oras na ninanais mo. So, hindi ka naglalaro, hindi ka bata. Ikaw ay mayroong obligasyon at responsibilidad sa mga nasasakupan mo na ikaw ay inaasahan nila. Dahil kapag sila ay natabangan at lagi na lang na hindi ka naaasahan sa mga oras na kailangan ka nila, kahit bukas ka ng minsang umaaga, dadaanan ka na lamang nila. So, kaya panatilihin lagi ang hindi lamang good service, kundi ang consistency sa iyong mga ginagawa tulad ng pagbubukas at pagsasara. Hindi mo pa nabibuild ang magandang relasyon sa iyong mga customers. No, nagsisimula ka pa lamang. So, importante ito. Kaya dapat maging consistent. Okay? Common mistakes ng mga nagtitindahan, ang katwiran nila dahil nauubos naman ang items, kaya umu-okay lang sila sa gusto nila o desired nila na presyo. Na which is, mahal naman sila among their competitors. Ito, tandaang mabuti. Ikaw ay nasa competition. Kung may mga nage-exist na mga kakompetensya, panatilihin mo na maibigay at hindi ka naman talo sa pagdating sa presyo. May mga diskarte pagdating dyan, tulad na lamang ng price scheming o nagbababa ka ng presyo among your competitors. Doon sa mga nangungupahan at magbababa,
dahil iniisip nila, nangungupahan sila. Ito ang lagi nating tatandaan dyan. Basta hindi naman talong-talo, okay lang yan. As long as makukuha mo ang mataas na porsyento ng mga customers na nag-e-exist dyan sa inyong community. Tandaan nyo, hindi natin priority o hindi natin goal ang mag-stock ng items sa ating mga shelves. Ang priority natin ay maubos ito, mabili, nang meron tayong kikitain. Konte kita, ubos paninda, ika nga. Oops, isa pa sa mga common mistakes ng mga nagnenegosyo ay ang pagkuha ng items sa kanilang hanap buhay o sa kanilang tindahan. Hindi pinapalitan o hindi binabayaran. Laging pananatilihin ang pagbubukod ng financial mo sa personal at financial ng iyong hanap buhay. Dahil kapag ka naging habit mo ang kumukuha palagi ng mga kung ano-ano sa iyong tindahan dahil iniisip mong maliit lamang ang halaga, di mo mamamalayan, unti-unti magugulat ka, hindi ka na nakakaipon o hindi ka na nag-gain ng net income. So, importante, ililayo, ibukod, ihiwalay ang negosyo sa personal mong gastos. So, ako, kahit soft drinks dito, binabayaran ko. Kahit chicherya, binabayaran ko. Kasi, hanap buhay ito. Iba ang personal ko, at iba ang hanap buhay. Kung ito man ang bread and butter ko, still, sinusulat pa rin. No, kung sakaling bread and butter nyo, sulat pa rin, at kung ano lamang yung allowable mong kunin sa store para sa araw-araw nakita mo, ibawas mo yung nakuha mong personal. Kapag ginawa mo yan at may disiplina ka, hindi aabutin ng 3 buwan, 4 buwan, mabilis kang makapagpapalaki, mabilis na iikot ang kaperahan sa iyong hanap buhay at mabilis kang aasenso. Kailan naman ang calling sa pagdadagdag ng items na hindi masyadong fast-moving products tulad ng mga hindi edible o hindi nakakain? No? Ito ay yung mga katulad ng baterya, mga ilaw, mga iba pang school supplies na hindi masyadong kailangan. So, mga pabango. Yan. So, kailan natin yan pwedeng ilagay? Honestly speaking, sa simula pa lang ng paghahanap buhay natin, pwede na natin i-adds on yan. However, kung limited ang budget, hindi muna natin mapapriority. Ngayon, kung alam mo na, nakagain ka na ng maraming customers at sa tingin mo ay it's about time, at lalo na kasi along your journey, nagre-request na yung mga yan, nagsasabi na. Ang totoo niyan, ang mga customer ang magsasabi sa'yo kung ano ang gusto nila. Isa sa nagiging dilema na may mga tindahan at may mga experience na sa paghahanap buhay ay ang utang. So, minsan hindi na iiwasan na tayo ay makatanggi sa mga gustong mangutang. So, ito ang ngayon aking palagay dyan at ito ang mahigpit na bilin ko. Huwag kang magpapautang lalo't lalo na nagsisimula ka. Hello, kapag bumagsak ka, hindi sila ang sasalo sa'yo. So, lagi mong tatandaan, okay? Isa rin sa napakahigpit na reminders ko guys, kung mangungutang para sa hanap buhay, siguraduhin na matatag na ang hanap buhay at kaya itong bayaran. Masarap na ang dahilan ng pangungutang mo ay para madagdagan ang iyong paninda dahil tumataas ang demand. Hindi dahil mangungutang ka para makasurvive ulit at mabuhay ang iyong tindahan. Ilan lamang yan sa mga fast advices and tips ng Mommy Park sa mga magsisimula sa paghahanap buhay. So shout out sa mga OFW, tandaan ang mga bili ng Mommy Park. So this is Mommy Park and this is Team Park. Fighting! Bye! Mwah.